natin na yung cross the line starter. So, meron itong dalawang sirkuito. Una yung kanyang power circuit. At ang ikalawa ay ang kanyang control circuit. So, titignan natin kung paano natin mapagsasama ang kanyang power circuit at ang kanyang control circuit para mabuo natin ang across the line starter. So, gawin muna natin ang kanyang power circuit. So, ito yung diagram ng unang linya niya. May breaker tayo. Then, yung contactor ng magnetic. Yung contact ng magnetic contactor at ang overload relay. Then, connected sa motor. Ang ating isa pang linya. Breaker ulit. Then, magnetic contactor at overload relay. So ito yung mga components natin sa ating power circuit. Circuit breaker at magnetic contactor at saka overload. So ito ang kanyang magnetic coil. Ang mga contact na ito ng yung tatlong main natin ng magnetic contactor at ang auxiliary ay na isang lever lang to. Nasa isang sabay-sabay bali ang mga contact na ito na nahihila ang ating coil. Ang tatlong main at pati ang kanyang mga auxiliary contacts. So, ang ating power circuit ay binubuo ng circuit breaker, magnetic contactor at ang ating overload relay. So ito ang ating three-phase ang ating power supply so, ang ating magnetic contactor, ang ating magnetic coil. I-designate natin ito ng letter C as contactor. So overload relay at ang mag-completify sa ating power circuit line 1 at ang line 3. Ngayon may meron tayo itong tatlong main contact. Meron tayong tatlong main contact. Ito yung para sa line 1, line 2 at line 3 na supply. At meron din tayong auxiliary. Mamaya makikita natin kung saan natin kung paano natin gagamitin ang ating auxiliary contact. Okay. So, mamaya pakikita ko paano natin na magagamit ang ating auxiliary contact pag nandun na tayo sa ating control circuit. So, sa ngayon,
At nagawa na natin ang ating power. Ito naman ang ating control circuit ng ating buhuin ngayon. So, sa control circuit, meron tayong dalawang push button. Push button switch. Meron tayong stop and start push button. Ito yung nakikita natin sa mga panel boxes na red at green push button. Ang stop ay normally closed. No? Ang stop push button ay normally closed. Ang ating start push button. Okay. Stop is normally closed ito. At ang ating start push button naman ay normally open. So ito ang ating connection, no? Bali kinuha natin ang ating linya doon sa line 3 para doon sa supply papunta ng stop push button. At yung paglabas naman doon sa start push button ay kinonekta natin sa kanyang overload. At paglabas ng overload, nakakonektado na ito doon sa ating magnetic coil. At ang magnetic coil ay doon natin kinuha at dinala sa supply ng line 1. So, nakumpleto natin ang ating supply para sa ating control circuit. From line 1 to line 3. Bali ang ating kinuha na supply. So, i-assume natin na naka power on itong ating mga breaker. Kung naka-power on siya, ibig sabihin na may supply na siya. I-trace natin kung paano ang operation ng ating control. Okay, kung naka-energize na itong line 3, so mayroon na tayong power na, mayroon na tayong current na tumatakbo sa ating wire hanggang sa ano pa lang. Hanggang dun sa papasok pa lang ng start push button. Dahil hindi pa nakakonek ang ating start push button. So hanggang dun pala siya. Makukumpleto lang ang ating sirkuito pag ang ating start push button ay binawasan natin. So, try natin na ito i-connect at tingnan natin anong paano magiging operation. So, connectado na tayo sa start. So, ating current ay didiretso na. Palabas na ng start push button. Diretso dun sa kanyang overload. At papunta na dun sa ating magnetic coil. At palabas ng magnetic coil. Didiretso na dun sa ating line 1. So, nakumpleto natin ang sirkuito. Ibig sabihin na-energize na natin itong ating magnetic coil. So, ang mangyayari, ihilain lahat itong ating mga contacts na to. So, mag-close lahat itong contact na to. Yung tatlong main, pati na yung ating auxiliary contact. So, yung sandali na yun na nakakontakt sila. Nakakontakt lahat yan. So, yung ating motor ay magdaran. Pero dahil sa ang ating start push button ay normally open, sa sandaling bitawan natin ito, eh, babalik siya pusa at mag-break niya uli ang ating sirkuito. So, mag-break niya uli ang sirkuit. So, mamamatay uli ang ating magnetic coil, ma-de-energize siya, at babalik uli sa normal position ng ating mga main contact, which is normally open. Baka normally open uli sila. Ibig sabihin na yun, nakabukas uli lahat ng day niya. So, yun ang problema. No?
Pag binitawan natin ang start push button, bibitaw, mamamatay ang linya. So, ang kailangan natin ay mayroong isang holding contact na pag binitawan natin ang start push button, ay mananatiling naka-energize ang ating linya. So, dyan papasok ang ating auxiliary contact. Itong contact na to, itong magiging holding contact, pag ang start push button natin ay umangat. So, wiring na natin. Ang auxiliary contact ay i-coconnect natin dun sa unang terminal ng start push button galing sa stop, at yung pangalawang terminal ay dun natin i-coconnect dun sa pangalawang terminal ng start push button. So, nakompleto na natin. So, try uli natin. Try uli natin kung paano na ngayon sistema. So, tumawid na yung current galing sa start. Dumiretso sa overload. At dumiretso sa ating magnetic coil. At na-energize uli ang kanyang magnetic coil. So, mahihila niya uli yung ating mga contact. Maglalapat uli lahat dito ang ating tatlong main at ang ating auxiliary contact. So, lalapat sila lahat. Pag lumapat lahat ito, nakalapat na sila lahat, so, magra-run ang ating motor at bibitaw ang ating start push button dahil ito ay normally open. Ang kanyang normal position ay nakabukas dahil ito ay spring return. So, kung siya siyang babalik pataas, magbinitawan. Okay. Kung siya siyang babalik pataas, so, i-open ulit natin itong ating start push button. So, naka-open na siya. So, i-trace natin kung umaandar pa rin maski na naka-angat na yung ating start push button. Dumiretso na siya dun sa unang terminal ng start push button. Diretso dun sa ating auxiliary contact. At diretso sa overload. Sa magnetic coil. At doon sa line 1. So, ibig sabihin eh, naka-energize pa rin ang ating linya kasi nakaangat na yung start push button dahil doon sa ating auxiliary contact. Dahil sa auxiliary contact, ang nagbalian ang pinaka-holding contact natin kung wala na at naka-disengage na ang ating start push button. Okay. Yan ang bali yan ang naging ano ng ating naging trabaho ng ating auxiliary. Siyang ang pumalit dun sa contact na binitawan ng ating start push button. Ngayon, itong ating linya ay mag-off lang ito pag ang ating stop push button naman ay ating pinindot. So, mana, pagka nawala na naman sa linya ang ating stop push button, tingnan natin naman ang mangyayari. So, madi-de-energize ang ating magnetic coil. Pag na-de-energize, babalik ulit sa kanyang normal position ng itong ating mga normally open na main contact pati yung auxiliary.
At dahil yung mga normally open, so ayan ang kanila normal position. So mamamatay ang ating motor, titigil siya. At ang ating stop na push button naman, dahil ito yung normally close, babalik siya sa normal niyang position na nakasara. Okay. So, bumitaw na rin yung ating auxiliary. So, wala nang kuryente sa ating sirkuito na ating control. So, i-try ulit natin tignan kung ano nangyayari. Kung i-push ulit natin yung ating start push button. Ang ating auxiliary, which is normally open, at ang start push button, parehong normally open ito, ay naka-parallel. O, naka-parallel siya ang connection. Kung mapapansin nyo, ang ating start push button at ang ating auxiliary ay naka-parallel. Parallel lang ang connection niya. So i-try uli natin na pandarin ang ating linya. I-push uli natin yung ating start pababa. So magkukontak uli siya. Then itakan uli ng current papunta sa overload diretso sa magnetic coil at sa line 1. Na-energize niya uli ang ating magnetic coil at dahil doon ay hilayan niya uli ang mga main contacts at pati ang auxiliary contact at yun ang magpapaikot o magpapaandar uli sa ating motor. At habang nangyayari yun ay bibitan naman uli ang ating start push button, babalik sa kanya normal position na naka-open. At dahil nga naka-contact na yung ating auxiliary, maski na bumitaw na yung ating push button na start, mananatiling naka-energize ang magnetic coil at maantar ang ating motor. Sakaling magkakaroon ng problema, let's say nagkaroon ng ground ang isang linya, itong linya natin ay kung isang to ay tumama ang sa katawan ng ating motor, no? Anong mangyayari? Ano mangyayari sa ating linya? So, mangyayari doon, mag-open lahat ng ating mga overload. Iinit yung overload na apektado at madadamay yung dalawa pang overload. Dahil isa lang ang lever noon. So, mabibreak ulit ang ating circuit. At bibitaw at ma-de-energize niya ating magnetic coil. At babalik ulit sa normally open na position yung ating mga magnetic coil, magnetic contact. So, sabay-sabay rin na bibitaw ang ating mga overload relay dahil isang lever rin na ang pinagkakabitan nito. So, may babalik lang natin yung ating circuito uli kung sakaling mako-correct na natin yung bakit naging grounded ang linya. At ito yung pamagitan ng reset. Yung ating circuit breaker ay parehas din ng function katulad ng overload relay. Ito ay thermally protected din at kusang bumibitaw pagka mayroong overcurrent o over pagka na-apekto na ng mataas na temperatura. So, overload and circuit breaker ay halos parehas lang ng function. So, yan ang ating mga mahalagang bagay na dapat nating malaman sa ating
across the line starter. Ang mga main contact at auxiliary contact ito dapat lagi natin na na-detect. Kasi minsan nag-welding din, nag-weld ang mga contact na ito at ang ating overload. So, sa susunod natin, i-discuss, sa susunod natin na pag-uusapan naman ay ang ating Y Delta starter. So, sa susunod na ulit na video. Thank you.